Mga kamindurayon, itong nasa likod kong ito ang tinatawag na Japanese Tunnel at susubukan natin pasukin sa loob kung ano yung ating makikita. May haba raw itong 7 kilometers pero ang atin lang mapapasok ay 150 meters. Way back 19? 42. Kasi Pilipino pong naghukay, pero ang nag-supervise is Hapon. Isa ito sa kanyang military base ng Japanese. After noong 1960 po, nung pag-construct ng diversion road, nung nakita na may existing na tunnel, medyo slippery po kaya dito kayo sa gilid. So after that, so binenta yung property, sir. Ito na po ay private ang nag-manage. Hindi po ito sa government. When they open to the public, may mga renovation like pathway. Inayos yung pathway kasi very yarn siya mati. Pero ito po, original pa to. Ito po yung klase ng limestone. So mga ilang years naman kahit sa ating mga viewers na hindi pa nakakapag-subscribe, pakiclick na lang ang subscribe at pakipindot ng bell button para kayo ay ma-notify ko sa susunod nating mga video. So ang side na yan, may tunnel din siya ma'am, pero windows na management. Kasi may more residential na. So we put the statue on the table para maging realistic. Ilang meters yung haba nito? Sa original po ay 7 kilometers. Ah, 7 kilometers. Yes. Going to different way ng Davao. Oh, 7 kilometers. Meron din lagusan yung dati tayo. So pag ito, oh, ito na yung end. Sa amin lang, pero meron pa siyang lagusan doon. Opo, meron siyang lagusan. Pero hindi na po siya pwede kasi doon sa itinuro ng guide na hindi na tayo makakapasok dahil hanggang doon nga lang at iba na yung may-ari ng lupa, nakakalungkot mang malaman na hindi na natin ma-explore yung kahabaan ng 7 kilometers dahil nga sa kakulangan ng pagkakaisa, kulang sa kooperasyon ng bawat may-ari ng lupa, ay 150 meters lang ang pwede nating mapuntahan. Siyempre, ito na yung original. Pero yung Buddha din, sir. Ito yung tinatawag na ano, yamashita. One of the yamashita, pero iba din yung original na yamashita na sinasabi lang sa Baguio. Iba din sa Davao, sir, na sabi. Siguro sa tatlong dito na lugar sa Davao. Ilan yung nakuha dito? 8 tons? 8 tons of gold. Ay, grabe. Oh my God! Yung balon. Wow! Hindi kasi bukal. Diretso po dito. And then pag napuno po ito, pinapunk ng management kasi mag-overflow ito. Tsaka nilagyan namin ito kasi nasa 750 ng lagi. Ito po si Chinila. Yan yung ginamit nila. Wala pang mga electric fan, kuryente. Actually, yung kuryente po, binago na kasi sulo lang talaga yan, sir. Eh kaso, bawal yung sulo na makasubukin. Ito yung actual size kulungan, 5 to 6 people. So, please, no! 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 Kaya lang, gano'n siya nakatagal dito? Depende, weeks, months, or depende po sa ano, sa kasalanan. Grabe, no? Depende sa kasalanan nila. Depende. So, sir, mga merkano pumunta, yuyupo ng yuyupo. Gano'n katagal nag-stay ang Japanese dito? 4 years. 4 years? 4 to 5 years dito. 4 to 5 years. Pero sa Davao, matagal sila. 1939 pa nandito niya po sila. Ito po yung mga mineral. Talaktay. Yung formation ng water, so dahil po sa water, nag-recreate po siya ng talaktay. Ibig sabihin yung sa ceiling, pero yung sa ground, talagmay ko lang. Kasi nakasimento po. Ano po siya, walang mga construction, kahit may resort na after. Thank you.
walkway at saka yung ilaw. So ito pa talaga, talaga yan. Mga kamindurayon, kapag ka pumasok kayo dito sa tunnel, hindi nyo na kailangan magdala ng flashlight sapagkat meron ng mga ilaw na naka-install sa loob. Para sa kaliwanagan ng lahat at sa kabuuan ng ating istorya dito sa loob ng Japanese Tunnel, itong tunnel na ito ay ginawa ng mga Pilipino noong panahon ng Hapon, man-made, under the supervision ng Japanese soldier. So makikita natin dito yung kagandahan ng tunnel dahil nga ito ay gawa ng tao ay napakadaling pasukin. Hindi na tayo mahihirapan katulad ng mga talagang tunnel na hindi gawa ng tao ay puro bato yung ating mapapasukan. Ito ay napakalinis lakaran, medyo madulas nga lang kapag ka naglalakad ka, kaunting ingat dahil nga basa yung flooring. Dito makikita natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating mga ninunong Pilipino sa ilalim ng kamay ng mga sundalong Hapones. Sila yung nagtrabaho dito, sila yung alipin, at kapag sila ay mayroong kamaliang nagawa, ay ikukulong sila ng mga sundalong Hapon. At ang masaklap, mga kamindurayon, ay pagkakasyahin ang 6 na katao sa napakaliit na kulungang ito. Sinubukan natin itong pasukin kanina, tayo'y mag-isa lang sa loob pero talagang hindi tayo makatagal. Hindi ka naman pwedeng tumayo at talagang uupo ka lang. Pero yung 6 na katao dito ay sobrang napakasikip. Para kang pinagkasya sa isang dilatang sardinas. Ayon dun sa guide natin kanina, ay may nakuhang 8 toneladang ginto dito sa tunnel na ito. Hindi lang natin naitanong kung nasaan yung ginto. Mga kamindurayon, dito natatapos ang ating pag-explore sa loob ng Japanese Tunnel. Maraming salamat sa lahat ng nanood.